Hello, 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 it's me again, Mama Eden, your EY girls and Kaoing Koing Tropa, and welcome to my channel. So, for today's vlog, I'm going to react sa naganap na secret wedding of the year. So, ang tema natin is 2/22/2020. So, this is the secret wedding of Matteo Guricelli and Sara Geronimo. 1, 2, 3, come on! Mga katropa, no? Bago natin umpisahan ang reaction na gagawin ko sa naganap na secret wedding nila Matteo Guricelli at Sara Geronimo. Kung bago ka lang sa akin channel, don't forget to subscribe my channel Mama 18 Cleovas, and don't forget to hit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga ganash at magkaganap sa aking mga bagong video niya upload. So without further ado guys, let's start my reaction comment or video about the secret wedding of the year. So ayun mga katropa, gagawin natin reaction video na to dahil isa po ako sa avid fan or huge fan ni Sara Geronimo since nanalo siya noong way back 2000 something. She won Star for a Night, na naging champion siya at doon nag-start ang kanyang career sa showbiz since favorite actress, singer and female actress na rin si Sara Geronimo. Eh, gusto ko lang sana magbigay ng aking reaction sa naging secret wedding nila ni Matteo Guricelli. February 22, 2020 ay naganap nga po ang secret wedding nila Matteo Guricelli at Sara Geronimo. So ang opinion ko doon is since matagal na silang magkarelasyon at talagang sabihin na natin matatag na ang kanilang love foundation, eh siguro naman inaisip na rin nilang dalawa talagang itali na ang kanilang isa't isa sa naganap na wedding nila. Bagamat madami ang naging nag-comment, madaming nagkaroon ng negative feedback, negative comment about sa naging reaction ng mga parents ni Sara Geronimo, madami pa rin bulong-bulungan na tutol pa rin talaga ang mga parents ni Matteo Guricelli, parents ni Sara Geronimo kay Matteo Guricelli. Bagamat hindi nagpapigil ang dalawa na ituloy ang kanilang secret wedding or wedding of the year noong February 22, 2020, ay masasabi natin naging privado talaga ang kanilang pag-iisang deep-deep dahil siguro pinili nila talaga na maging secret sa mga kaibigan nila or sa mga sa ating mga ordinaryong tao, and eventually nagkaroon nga na siguro ng hindi pagkakaunawaan ang mga parents nila dahil sa nagiging desisyon ng dalawa na magpakasal ng palihim or secret wedding na kami. Ang naging reaction ko is first nabigla ako at naituwa at nainig dahil syempre Sara Geronimo, Matteo Guricelli is nag-isang dibdib na, so talaga nagpaplano na sila na sa buhay nila, sariling pamilya, no? Eventually malalaman na lang natin na buntis na yun sa Sara Geronimo or talagang iisipin mo na nila yung enjoyment ng kanilang married life. Naging excited ako sa naganap sa buhay ni Sara Geronimo and then kay Matteo Guricelli na rin dahil
yung love life nila is talagang napakatindi. Matindi ang pinagdaanan ni Matteo, ni Sarah Geronimo, upang managpasan ang mga bagay-bagay na umadlang sa kanilang pag-iibigan. Bagamat madaming mga umadlang o madaming hindi nakakaunawa sa kanilang pag-iisang dibdib, napili pa rin nilang ituloy ang kanilang minimiting pag-iisang dibdib dahil nanaig pa rin sa kanila ang pagmamahalan sa isa't isa. Natuwa ako dahil sa wakas ay nagkaroon na rin ng peace of mind sa sarili mo na talagang may lalaki na talagang magmamahal sa kanya ng buong buo. Hindi siya iniwan, hindi siya pinaasa, o hindi siya ginawang girlfriend materials lang. So, nakita ko naman kay Matteo, talagang mahal na mahal niya si Sarah Geronimo. At nakikita ko na rin naman kay Sarah Geronimo na mahal nila ang isa't isa. At the age of 31, siguro naman sapat na yung edad na yan para mag-desisyon sila ng sarili nila, na syempre kailangan pa rin ng patnubay ng kanilang magulang. Pinili pa rin nila yung desisyon nilang magpakasal or yun, maging masaya lang sa buhay nila. Sa ilang taon na naging achievement ni Sarah Geronimo at ni Matteo Guticelli, ay naging matatag na rin talaga ang kanilang pag-iibigan. I hope magiging maayos na rin ang mga pangyayari soonest, no? So siguro may mga hindi na pagkakaunawa, pero wala namang hindi pagkakaunawa na hindi nasesettle or hindi natatapos dahil lang sa sama ng loob or hindi pagkakaintindihan. So malalaman na lang natin yan soon na okay na sila, katangkap-tangkap na sila, or baka sakaling yung naganap na civil wedding nila masundan ng church wedding na. So abang-abang lang tayo mga katropa, mga ka-oink-oink at mga popster dyan. Relax lang tayo, huwag tayong maging nega sa mga nangyari. Be happy lang, magiging masaya lang tayo sa nangyari kay Matteo Guticelli at kay Sarah Geronimo. So balikan ko lang yung last Valentine's show nila, which is the Unified together with Regine Velasquez Alcacid, no? Doon pa lang talaga yung mga song choices nila na alam na natin na talagang all about love yung nangyari sa concert na yun. And then yung first day is nakita naman natin na kaano naging kasuporta ang parents nila, and syempre yung husband to be niya rin yun na si Matteo Guticelli. So yun guys, lalong nagiging excited ang nangyayari sa buhay ni Sarah Geronimo. At ako, isa sa mga fan niya, talagang inaabangan ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Sarah Geronimo at sa mga susunod niyang mga project, commercial or movie, talagang aabangan natin ito. So this year yung mga naganap kay Sarah Geronimo is talagang napakatindi, masaya, love, kaya abangan natin mga katropa, mga ka-oink-oink, ang mga magaganap pa kay Sarah Geronimo soonest. So for now, ito lang muna yung magiging reaction ko, and then eventually mga ka-oink-oink, siguro ang gagawa na rin ako ng story about Sarah Geronimo and Matteo Guticelli, and kilalanin pa natin ang dalawa ng lubusan
So abangan niyo lang mga ko-oing-oing ang mga susunod kong video about the love story of Matteo Grichelli and Sara Geronimo. So for now guys, katropa ko-oing-oing, sana nag-enjoy kayo sa aking nagustuhan niyo yung reaction ko kay Sara Geronimo ang Matteo Grichelli's secret wedding and civil wedding. So February 22, 2020 ang naging civil wedding nilang dalawa. So kung bago ka lang sa akin channel, don't forget to like, subscribe, and hit na rin po na ng notification bell para updated po kayo sa aking mga video. So ako nga po ulit si Mama 18, your e-bikers, and ko-oing-oing po pa hanggang sa susunod na video and reaction video. Ciao!